Kapag maliwanag ang gabi, yung tipong walang masyadong ulap, tapos hindi ganun katindi ang liwanag mula sa mga gusali, kitang-kita natin ang mga bituin sa kalangitan. Tila ba nagtitwinkle pa mga to habang pinagmamasdan natin. Bawat isang tuldok ng liwanag na yon ay nagre-representa ng planeta, bituin at maging isang galaxy. Nadetermina ng mga eksperto na mas marami pa raw bituin ang nasa kalawakan kaysa sa mga butil ng buhangin dito sa ating mundo. Pero napaisip na tayo minsan, gaano ba talaga kalaking parte ng universe ang nakikita natin dito sa mundo tuwing tumitingala tayo sa kalangitan? Ang sagot, well, hindi ganoon kalaki. Ang field of vision natin para sa universe ay makukumpara sa kung gaano kalaking parte ng ocean floor ang namapa natin. Nasa 5% pa lamang yan. Marami pa tayong hindi nalalaman tungkol sa mga nasa ilalim ng karagatan na yan, maging sa kadiliman ng ating space. Bakit ba hindi natin gaanong makita ang malaking parte ng universe maliban sa matinding distansya sa pagitan ng mga bituin na tinatawag nating neighbors? Na tipong kahit speed of light na ang bilis mo, ay aabutin ka pa rin ng 4 na taon para mapuntahan. Well, ang dark energy at dark matter ang sagot dyan. Sa ngayon, ang tingin ng mga siyentipiko ay ang universe ay binubuo ng 68% ng dark energy at 27% naman ng dark matter, na kapag binuo mo ay nasa 95% lamang. Yung 95% na yan ay hindi pa natin nalalamang parte ng ating universe. Patuloy pa rin nilulutas ng mga eksperto ang dark matter na yan at kung papaanong nag-fit sa universe na nakikita natin. Meron ding mga telescopes na inilagay sa orbit kaya ng James Webb Telescope na maaaring makakita ng mga bagay na mas malayo pa kesa sa kaya ng Hubble Telescope. Magbibigay yun ng mga bagong data na makikita ng ating mga astronomers. May mga bagay din na inaayos dito sa ating mundo. Ang CERN, gumagamit yan ng Large Hadron Collider para malaman kung ano ang nangyayari sa dark matter at papaano nito hinugis ang ating universe. Oo, kailangan mo natin makontento sa ngayon sa mga nakikita natin sa kalangitan na tuwing gabi. Pero malay mo, aabutan mo naman ang panahon kung saan ang pinakamatinding sekreto ng universe ay mabubunyag na.